papaya, di ba ganyan? Papaya, may itlog. Yan. Ay, mga Boy Scout, ay walang pang ulam, yan ang iniuulam nila. Di ba gananay? Kaya masarap eh. Okay, wow! Thank you, nanay. Hello po sa inyo lahat at welcome to my channel, Mommy Flo. Ngayon po ang akin pong i-share sa inyo ay pwedeng-pwede po para po sa ating pamilya. Lalo na po sa panahon ngayon, ayan, lockdown na naman. Kaya kailangan po nating malaman din sa mga gulay natin kung ano po talaga ang pwede pong gawin natin para iba-iba naman na dish, pero yun pa rin po gulay na mumurahin. So ang napili ko pong i-share sa inyo ay ang papaya. Ayan. According to the Book of Knowledge, wow! Ay isang magandang paraan sa pagpapapaya kung papaya ang ating kakainin. Ang papaya din po ay madaling makapagpang, madali pong makapag-digest ng ating mga kinain at madali po nating mailalabas kung kumain po tayo ng papaya. Proven na po yan. So, papayang hilaw, papayang hinog, pareho lang po yan. Madaming vitamins para sa ating katawan. At ito po ay inspired na naman ang lulutuin ko by my daddy. Ang akin po ang Tatay Benjie. Napakadali ding lutuin at eto lang po. Ito po ay isang papaya, tinalipan, nilinis, at ito na nga po, niyayadyad ko siya. Ito po ang mga ingredients para po sa iluluto. Ako na rin po ang garlic salt, at ang ating pong pero kung wala po kayo na ganito, pwede din po na gamitin natin yung garlic natin. At kung ibang tao, hindi po gumagamit ng magic sarap. At nasa inyo po yun. Pero ako po ay gumagamit dahil para po ma-enhance ng konti ang ating mga lutuin. At kalahating tasa pong all-purpose flour. Kung ito po ay para po tumigas yung ating pong papaya omelette. Ang una po natin gagawin ay siyempre ilagay po ang bawang, asin, at paminta. Ito po, sama-sama na po sila dito. And then, ilagay po natin ang ating pong century tuna. Basta po tuna or sardinas, okay lang po yon. Basta tatanggalin po natin ang sabaw kasi hindi po magandang i-omelette ang masabaw. And then, haluin lang po natin para magsama-sama ang mga sahog. And then, syempre, lalagyan po natin ang itlog. Ito po talaga ang papakapit dito. Itlog. Ito pong dalawang itlog. Ito po ay kalahating papaya lang. Ito po. At ang ating po naman pamilya, hindi ganun karamihan. Ito po ay kasyang-kasya. Ito po ay talagang bonggang-bongga para sa Tipidity Mami. Yan lang po. Huwag naman po natin ilalahat. At konti-konti lang po. Ito po, hahaluin natin ganyan. Ayan po, ready na po. At ito po naman para sa ating salada. Okay? Lalagay ko po lahat ng ingredients dito katulad ng onion, tomatoes. At syempre, ito pong ating bagoong na isda. Bagoong na isda. Okay, ganyan lang po. And then, halo-halo. Hanggang sa siya ay mag-combine. So, ito po yun. Ito lang. At meron na po tayong papaya salad. Inspired by Thailand. Ito po talaga ang kanilang specialty. Pero gaya nga po na nasabi ko, at baka po i-google ninyo, ito po ay dinidikdik. Eh dahil hindi, ayoko pong dikdikin. Kung mahilig po kayong kumain ng mga gulay, magugustuhan niyo po ito. Meron po siyang crunchiness, at saka
yung manamis na mis at lasa ng papaya, pasok na pasok po. Hindi ko po inilahat yung bagoong kasi baka po umalat. Mga tatlong kutsara po, to be exact. Meron nga po nagtanong sa akin bakit daw po laging inspired by my tatay ang niluluto ko lately. Wala lang po, parang namimiss ko siya. Tsaka talaga pong minsan, or wag naman pong mag-react ang mga babae, pero masarap pong magluto ang mga lalaki. Kung talagang magluluto, masarap po silang magluto. So, yan po. At isa pa po ang akin pong pamilya talaga, mahilig magluto. Ang anak ko, hindi niyo po na itatanong, ay isa po siyang chef sa US Air Force. So, pinag-aral po siya ng Amerika sa New York, sa Culinary Institute of America. At ganun po. Hindi ko po binabrag, pero sinasabi ko lang po dahil ang napapag-usapan po natin mga pagkain. Siyempre, I'm just a proud mama. Ganun naman talaga mga mama. So, yun po. Pamilya po kami na magluluto. Kaya, ganun mo lang, chabilita ang mukha, o, di ba? Kung ano bang pong mangginataan, paborito po ng tatay ko yan. So, sa susunod po ng mga vlogs ko, yan po ang ating iluluto. At basta ako po, ang iluluto ko lang po ay hindi po mga L na L, kundi WW. WW, ayun po yung pang walang wala. Pang ayuda lang po para po sa mga sitwasyon ngayon. At pag po nakaluwag-luwag tayo ng ECQ, tsaka po ako magpo-post ng mga L na L na yan. L na L. Yun po ang luwag-luwag. Man nakakaluwag-luwag na. Okay? Siyempre, damhin naman po natin ang mga iba nating mga kababayan na talaga pong naghihirap ngayon. Lalo na po sa Maynila, mag-ingat po kayo dahil siyempre po, ayuda lang po. So, God bless po sa inyo. Beautiful. Tingnan niyo po. Kung ginagawa ko, kalhating pong papaya ito. Kaya, sa kalhati pong papaya, kung tayo ay mga Tipidity na Mami, makakakain po nito ay siguro ay isang maliit na pamilya. Kasi tatlo pong bilog na ganito ang magagawa natin. Actually, yung pong isang bilog kinain na ng nanay ko. Dalawa na lang pong bilog ito. Pero tatlo po ang makakakain sa kalhating papaya. So, di ba? Malaking tipid po. Finished product. Ang salad at ang omelette na gawa sa papaya. Ating pong titikman ang masarap na papaya omelette. So ito po, kadalasan po ang papaya, lalo na po pag ginagamit ang atsara. Wow, atsara! Ay kanila pong pinipiga. Pinipiga po muna nila para daw po mawala ang katas. Pero this time, hindi ko po pinaga ito dahil sa gusto kong makuha talaga ang kanyang mga sustansya. Sarap po. Ngayon po, siguro kung ito po ay piniga nyo, hindi nyo na po lalagyan ng arena. Kasi po, nagtutubig nga siya. Pero, siyempre po, yung tubig niya, ayun po ang tubig ng papaya. Nandun po yung nutrients, kumbaga. So, ito naman po, ang titikman ko naman po, ay ang aking salad. Ito po. Kung kayo po ay mahilig sa kamatis, mahilig po kayo sa sibuyas, kumakain po kayo ng mga hilaw, meron po kasing hindi eh. Pero hindi ko po kayo masisisi. Kanya-kanya nga lang po yun. Ito po ay napakasarap. Ito po ay nakita ko sa Thailand, nung ginagawa nila. Pinupukpuk po lahat. Ang dami sili. Ang pagpaprocess nito ay dinidikdik lahat. Sama-sama. Hindi ko na po ginawa yun kasi ito po ay version ko eh. Kaya, ito na po. Kakainin ka. Ang sarap po. Ang lutong ng papaya. Pasok. Kaya minsan po, totoo lang, sa hirap ng buhay ngayon, lagi po akong nag-iisip. Pag nakakita po ako ng papaya, iniisip ko po agad kung anong isi-share ko sa inyo. Kung ano ang
napapanahon, kumbaga. Actually, ito pong papayang ito galing lang po sa aming aking maliit na kabukiran. Kaya wala po akong gastos dito kundi yung mga ingredients lang. So ganun din po, pag tayo po ay nakakita or nakabili po tayo or binigyan ng papaya, ating pong alisin ang buto, ating pong ibilad, at ating pong ihagis kahit sa bakura natin, tutubo po sila. Hindi po sila ganun ka-sensitive katulad ng ibang mga halaman na kinakain. So in a matter of months, tataas na po sila at eventually may makakain tayo, di ba? So ganun lang po. Ayan, ang papaya. Wow. So sa susunod naman po, hindi ko alam, baka saging. Basta antabayanan niyo po. Iyan ko po kayo ng mga pahapyaw ng mga vlog sa susunod ko. Ang mga ice cream. Ang business na computer. Siyempre po, babae at lalaki, parehong nagme-menopause. O ha? Ayan. So maraming po salamat sa lahat po ng sa mga panonood ninyo at sa inyong time. Maraming po salamat sa mga nag-subscribe at saka sa mga patuloy pa rin po na nagpapa-vlog sa akin. Salamat po sa tiwala. Miss Mami Flo, mag-ingat po tayong lahat and peace out! Oh,